Goodbye 2020. Wah. Hello 2021. Welcome to this vlog. I am Aldrin, and you know what to do. Few days to go. Ilang oras na lang nalalabi at matatapos na ang 2020 at papasok na ang 2021. 2021. Well, few days to go. Happy New Year. Bago tayo tumawid sa panibagong taon, alam ko na hindi lingid sa kaalaman natin na marami tayong pinagdaan ng mga bagay na nagpa-stress sa atin ngayong taong ito. Nakaka-stress, 'di ba? Kaya nga maraming nagsasabi, "Cancel 2020." Ilang araw na lang, ilang oras na lang, tatawid tayo sa panibagong taon. Pero totohanan tayo, kamusta ka na? Sa lahat na mga naganap ngayong taong ito, kahit na feeling mo nag-iisa ka, hindi ka pa rin nag-iisa. Dahil tao ka, tao ka, tao ka. May pinagdadaanan ka, may pinagdadaanan ako, may pinagdadaanan tayo lahat. Pero hayaan mo na lang ba na sa pagtatapos ng taong to, pagtawid natin sa bagong taon, ay ang magdidikta sa'yo ay ang mga pangyayari mo nung nakaraan, o babangon ka at magpapatuloy ng may daladalang pag-asa. Sa gitna ng mga stress na pinagdaanan natin ngayong taong ito, meron pa rin mga magagandang pangyayari sa buhay natin na hindi cancel worthy. And I believe ito yung mga bagay na dapat i-stress natin as we leave 2020 and as we enter 2021. What I mean is, take note of all of those things, whether good or not so good, na nagturo sa atin kung paano maging matatag and to fight the good fight of faith despite of this pandemic. Kaya meron naman akong tanong sa'yo. Anong mahalagang bagay na natutunan mo ngayong taong ito na dadalhin mo sa bagong taon? Tignan natin ang sagot ng ilan sa mga students natin from Every Nation Campus. One thing I learned this 2020 is to practice integrity. Kahit na ilang buwan tayo nasa bahay lang, still, sino ka ba or sino ba ako kahit na walang mga taong natin sa that I will bring this 2021 is to avoid isolation and finding people, and finding ways to talk with people you are accountable with, lalo na this season that we are in na hindi tayo nakikita talaga physically. The most important thing that this year taught me is to value my time with my family. Always give your time and show your love to them as much as you can. Ang natutunan ko ngayong 2020 na dadalhin ko sa susunod na taon ay maging patient dahil maraming nangyari, marami ding plano hindi natupad, pero mas lalo ang pinalahanan ni God na maging patient sa lahat ng nangyari na yun. One thing I learned this year na babaunin ko hanggang bagong taon is that everything around you may change, but God will remain constant. Isang mahalagang bagay na natutunan ko this 2020 is that maraming challenges na dadating and all of that leads to growth. Importanteng natutunan ko ngayong 2020 po ay siyempre po yung time management, that every time has a purpose and a meaning sa family ko po, sa sarili ko po, at siyempre po kay God. Pinakamahalagang natutunan ko po this 2020 is that rest is really important and that we should spend more time with God. Boom! Kuha nyo! Kaya wah! Huwag ka nang malungkot dahil wala kang jowa! Here's the thing. All of the things that we have encountered here is no accident. God wants to build us up and mature. He is preparing us for the next seasons of our lives. So get ready, be excited, and be in faith as we enter 2021. Sabi nga sa Bible, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has in store for those who love Him. Love mo ba si Lord? Love ko din siya. So God has prepared something for you. So you better watch out. Kaya wag mong iwan ang taong ito nang wala kang dalang pag-asa. Kay Jesus,
may kasama ka, di ka kawawa. At wala na akong ibang sasabihin pa, kundi Happy New Year and hope to see you soon, world changers. Goodbye, everyone!